Magandang araw mga bossing. So ngayon, Sabado dito sa Geneva, Switzerland. Ang ating ipipicture naman ay ang kanilang weekly flea market dito sa Red Palais. So check natin kung ano yung mga mabibili rito. Tara na. So yan, dito mga bossing, makikita natin na may iba-ibang mga stall dito. Nagtitinda ng mga karamihan, mga vintage items at mga reusable items. Mga second hand item. So tuwing Miyerkules at Sabado ay meron silang ganito flea market. Tuwing Linggo naman, so bukas ay meron namang nagtitinda dito na mix, karamihan mga gulay. So nagiging ano to, mga vegetable stand ang mga nandito tuwing Linggo. At may mga pailan-ilan din na nagtitinda ng mga ganitong mga item. So hindi lang naman mga reusables at mga vintage, kundi may mga nagtitinda rin ng mga brand new naman ng mga items na magagamit sa pang-araw-araw. Ayan. So hindi lang naman ito ano, hindi lang po ito yung mga pangwalang pera o mga may hirap ang mga bumibili rito. Meron mga bumibili rito, mga may yaman din. Kasi katulad ng mga vintage items. So kadalasan bahal ang benta nila rito. So ilan-ilan lang ang mga nakabibili. Tapos yung bang mga ano, mga items na bihira na makita, kahit na mga kitchen item mahirap makita minsan, pero dito nakikita. Basta may time pa lang at matyaga kang magtingin. So makikita mong hinahanap mo. Pero kung wala kang tiyaga, mahirapan kang makita rito ng mga items na hinahanap mo. So kadalasan sa mga pumupunta rito, unexpected yung mga nabibili. Depende kung ano yung mga makikita nila na pwede at pakipakinabang. So yun ang bibilihin nila.
Pero minsan yung minsan hindi mo kailangan for a moment, pero dahil nakita mo na dito, minsan napapabili ka. Kasi minsan pag yung pagdaan mo, tapos hindi mo pa binili, anong nangyayari? Parang nanghihinayang kasi hindi mo binili yung isang item. Oh, yung iba, yan ang ginawa. Gaganda ng mga nila, item na binibenta, glass. So ito, mga katulad niyan, hindi nyo mabibili yan sa, or hindi nyo madalas mabili sa mga mall. Talagang sasadyain nyo sa mga nagmamanufacture o nagbebenta talaga ng mga ganong mga glass na mga item. So kung pupunta ka sa mga ganitong area, yung market, siguraduhin mo lang na meron kang dalang pera. Hindi ganun kalaki yan, pero enough lang na pera para kung sakali na meron kang magustuhan, hindi sayang yung punta mo, or at least meron kang mabili na kahit maliit o malaking items na kasa sa budget. May mga damit din, hindi yan mga hindi yan mga reusable o second hand. Marami yung mga yan. So yung kadalasan, yung mga hindi nabibili sa malls, dito nabibili. Yung mga damit minsan na wala sa mga malls. Yan. Dito mabibili yung ibang mga design na gusto. Actually, magaganda naman yung mga items. So, nasa yun na lang kung paano mo gagamitin. Kahit anong bagay naman. Kahit ba yan ay brand new or binili mo sa mga malls o sa mga sikat na mga shop, kung hindi naman gagamitin ng maayos yan, kung hindi gagamitin ng maayos, masisira at masisira rin. Dahil mga bossing, lagi natin tatandaan na lahat ng bagay sa mundo ay nawawala, nagpe-perish. Pero isa lang naman talaga ang kailangan at hindi mawawala sa mundo, ay yung salita ng Panginoong Diyos. So lagi na tatandaan natin yan, mga bossing. So yan, ito isang kalsada lang itong pinuntahan natin. Meron pa rin sa kabilang kalsada. So nasa saga mo lang talaga at pasensya kung ano yung mga gusto mo at gusto mong mabili or unexpected na mabibili mo dito sa flea market. So yan mga bossing, nakita na natin kung ano yung mga items na ibinebenta nila dito sa weekly flea market nila dito sa Plenpalais. So kung meron kayong time o kayong mga turista or mga temporary na pupunta dito, mga expat na ayaw nang bumili ng mga mamahaling items dahil sandali lang kayo dito, pwede kayo na dumaan dito sa Plenpalais flea markets nila
every Wednesday and Saturday. Kapag Linggo naman, meron sila ritong fruit and vegetable stands. So, mga murang mga items lang, pero sisiguraduhin ko sa inyo mga kagamit-gamit ang mga items na ito. Pati mga gulay and fruits nila dito ay mga sariwa. So, pwede kayong pumunta rito sa mga susunod na pagkakataon na gusto nyong mamasyal at pumunta rito sa Geneva, Switzerland. So ito mga bossing, ipakita ko sa inyo ang kabuuan ng Tenpale. Yan. So malaking area ito. Dito nila ginagawa yung mga events nila na malalaki. Pag Pasko or Geneva anniversary, lalagay sila rito ng mga circus, ganyan, or parang maliit na amusement parks. Ayan. Tapos, sa paligid, naglalagay sila ng mga parang kung sa atin tawagin street food. Pero, syempre, alam mo naman ang Pinoy, gustong-gusto natin yung mga street food natin. Wala sila rito nung mga pagkain Pinoy natin. So, ang nilalako nila, binibenta sa ilang mga street food nila dito ay yung mga pagkain din nila rito. Pero karamihan, kadalasan sa paligid ay mga coffee shop, mga itinda ng mga wine, mga pizza, yan, bakery, mga pasta. So yan ang madalas nilang kainin dito. So minsan nakakamiss kumain ng ating mga night street food, nakakamiss kainin. So minsan talagang nagre-crave kami rito kung saan pwedeng makakain ng mga street food natin. So sa mga tabak nila rito, kung tawagin, may mga inilan na mga fish balls, ganyan. Pero wala yung mga kikiam, wala yung ibang mga hotdog natin o yung mga ibang mga street food na kinakain natin, o balut or other items na kinakain natin sa Pilipinas. So talaga nakakamiss. Pero yun nga, dahil nasa abroad tayo, sabi nga, kung nasaan ka, i-enjoy mo yung bawat pagkain, yung culture, yung tradition nila sa bawat lugar o bansa na pinupuntahan natin. So, yan mga bossing, kung interesado kayo na pumunta rito, pag-isipan nyo at planuhin nyo yung bawat traveling na pupuntahan nyo. Magandang araw sa inyo and see you again next time. God bless. So yan mga bossing, nandito na ako sa bahay galing doon sa flea market sa may Tenpale. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga nabili ko na magagamit ko dito sa bahay. So ito mga bossing, bumili ako ng 3 items na magagamit ko dito sa bahay. Tamang-tama magsasummer, puso na naman ang ihaw-ihaw, kaya pumili ako ng tong para sa pang-ihaw. So ito sanche, para pamprito ng mga fish. Yan. Pwede nito. Sanche na pabilog. Yan. Sa mga pagpiprito rin, yung mga siguro mabilog yung mga items. Yan. So, magamit ko ito sa pagluluto dito sa bahay.
Ayan. So yan mga bossing, kahit tatlong items lang ang aking nabili at mga simpleng bagay lamang yon, ay sigurado ko naman na meron itong gamit sa akin, lalong lalo na dito sa kusina pag ako ay nagluluto. So muli, kita kits ulit, and God bless mga bossing.